Viral na to sa social media. Vice President Inday Sara Duterte tila ba may pinapasaringan sa kanyang speech sa pagtitipo ng kanyang mga taga-suporta. I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka. Kasabay ng pagtatalumpati ni Vice President Inday Sara ay binalikan niya ang alaala nilang dalawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. At dito, nasabi niya na noong paman ay binalaan niya ni Pangulong Bongbong Marcos mag-ingat sa isang babae at sa isang lalaki. Dahil there's a certain segment of the female population that is attracted to power. Sa pagpapatuloy ng aking video na ito, pero bago ang lahat, nais kong pasalamatan ng SMNI at kay Pastor Apollo C. Giboloy. Tuloy silang sundan sa kanilang mga media platform kagaya ng Facebook at YouTube. At huwag nyo na rin kalimutan o ng itong mga TV sa kanilang channel, mga kababayan. Nang sa ganon ay hindi kabaligaw sa totoong pagbabalita. Yari sa Facebook, mga kababayan. Huwag mo na rin kalimutan, follow and subscribe ang aking channel. Ako po si Piyay ni Koy Titi. Itong story ko ngayong araw na to. Before anything else, I would like to acknowledge the all-out support of President Ferdinand Marcos Jr. to the office of the Vice President. Ito 'yung sinasabi ko na pinasalamatan ni Vice President Inday Sara Duterte, 'yung pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. At ang mga sumunod nito, ito natin malalaman pa. Mas malalim pa ito. Hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Ayan, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, 'yan 'yung sinasabi ko sa inyo. Sino ba 'yung middle initial na sinasabi nito ni Vice President Inday Sara Duterte? Medyo naku-curious ako dito sa sinasabi ni VP Inday kasi hindi ko nababanggitin yung middle initial niya. Ano nga ba yung middle initial niya? Siyempre, alam naman natin lahat, tayong mga Pilipino, alam naman natin kung sino, Romualdez. Okay? Natatawa na lang siya, tapos nagpalakpakan yung mga tao, kung mapapansin ninyo, mga kababayan. No, alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. If you noticed po noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo BBM. Anyway, mga kababayan, ko ibig sabihin ng Apo is nakakatanda sa Ilocano, sa mga hindi nakakaalam. And natandaan nyo nung nakaraan, si VP Inday Sara at si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya nagkasama sa Cebu sa isang sa pagbubukas ng isang pier, mga kapatid, at sabi doon na nasabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos, kung di ako magkakamali, nasabi niya rin doon na I am your if you don't mind, sabi ni Pangulo, ako ay number one fan mo, nasabi niya kay VP Inday Sara Duterte. And ito nga mga kababayan ko, sumagot na nga si VP Inday Sara Duterte sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos niyon. But, and right now, medyo na-curious ako dito sa sinabi niya talaga, as in. Kung nakikita ninyo sa mga footage, kapag merong rally, magkatabi kami. Minsan nagtatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. Correct, correct. Lagi silang ano, if ako kasi nakasama ako Luzon, Visayas, Mindanao eh. Talaga nakita ko sila pag magkatabi sila, there is meron talagang tawanan na nakikita, meron talagang tawanan na nagaganap every time na nakikita ko sila. Luzon, Visayas, Mindanao, nakita niyo ako mga kababayan, pero totoo 'tong sinasabi ni VP Sara Duterte, as in mga kababayan ko. Ako 100% yung sinasabi niya ngayon is the reality na nangyari sa kanila noong panahon ng campaign kung paano sila nagkaroon ng bonding, ika nga niya. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, ako, when you become president, sabi ko, there's a certain segment of the female population
that is attracted to power. I think, eto ah, yung sinabi ni VP Inday Sara Duterte na to, nag-warning na siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ibig sabihin nito, noon pa pala, alam ni VP Inday Sara Duterte na may there is a possibility na ano, mga kababayan ko, na na-attract doon sa posisyon, mga kababayan ko. Ito yung nakakatakot doon, mga kababayan. Na-attract na isang, hindi ako magkakamali sa pagkakaintindi ko, isang babae, isang lalaki, na na-attract sa posisyon, mga kababayan. Ito yung babala ni VP Inday Sara Duterte noon pa. Alam nyo, sa pagkakakilala ko kay VP Inday Sara Duterte, VP Inday Sara, kasi nakasama ko si VP Inday Sara Duterte eh. Kasi when we are in the Davao together with Mayor Baste, at kasama namin si VP Inday at si Senator Amy Marcos, nakita ko silang magbonding, and I think tapat si VP Sara Duterte sa kanyang tapat si VP Sara Duterte sa kanilang pagkakaibigan ng mga Marcos. Kaya naiintindihan ko siya sa part na to bilang isang kaibigan. So talagang binalaan niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noon pa man na merong magaganap na ganito, Mr. President, if you are became a President of the Republic of the Philippines, kapag nanalo ka na, merong tao na babae at isang lalaki na na-attract sa posisyon. Ganun yung pagkakabanggit niya dito, mga kababayan. Ha? And men in power. See? Men in power. Who is the men in power, mga kababayan ko? Hindi ko pinangangalanan, pero ito, haka-haka ko lang to. Haka-haka ko lang to at ito'y aking ano lang. Ito'y aking opinion lamang. Sino ba'y sinasabi niya middle initial kanina? I think Romualdez, mga kababayan ko. Sino ba'y sinasabi nito ni VP Sara Duterte na men in power? Men in power ngayon, mga kababayan ko, is the House Speaker. Who is the House Speaker, mga kababayan ko? If I'm not mistaken, VP Sara Duterte, if I'm not mistaken, ang tinutukoy mo dito is si Martin Romualdez. If I'm not mistaken, ha, men in power, ito'y haka-haka ko lang, ha. Wala pa po itong hindi po nang galing kay VP Sara Duterte to. Ito'y aking ekspekulasyon lamang, mga kababayan ko, ha. At yung sinasabi niya na woman, na sinasabi niya, kasi meron kasi nagtutulak na babae na isang kongresista na nagtutulak ng charter change. Kasi pag natulak tong charter change, mga kababayan ko, makakatakbo ulito as a prime minister. Actually, hindi ako magkakamali. Dati itong presidente. Ikaw, hindi ako nagkakamali. Okay? To be honest, gusto ko lang dumanagin, dati itong presidente na gusto ulit makabalik ng posisyon, mga kababayan ko. Diba, Governor Albano? Tapos natutok niya pa sa isang isang politiko na nakakaalam din nung storya na to. Well, napaaganda ng sinabi ni VP Sara Duterte dito. Ito'y ipagmumulat sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayan ko. Kung may mga nagnanais na pababain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at patalsikin sa kanyang pwesto, eh ito yung palang, mga kababayan ko, na nagsasabi sa inyo, matindi ang pananalig at pagsisikap ng dalawang ito, mga kababayan ko, sa kanilang pinagpaguran ng eleksyon. We have a 31 million Pilipino and a 32 million Pilipino na bumoto sa kanilang dalawang, mga kababayan. At isa tayo sa mga sumuporta sa magandang magagawa ng administrasyon na to. Mga kapatid, nasabi ko sa inyo, ito yung totoo na nakikita ko. Walang away ang dalawang ito. Tama po ba ako, Vice President Inday Sara Duterte? So I told him na mag-ingat ka kasi madadagdagan ang mga anak mo. I don't, di ko lang talaga makakuha yung punto na madadagdagan yung mga anak mo. O baka madadagdagan yung mga problema. Yun ang problema. Yun ang pagkakaintindi ko, ha. Di ka mag-ingat. Pero ito talaga, mga kababayan ko, matagal niya na pinag-iingat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So, that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, Malco si Apo BBM. Maganda yung sinabi ni VP Sara Duterte dito, to be honest, mga kapatid. Ito isang magsisilbing babala sa mga tao na gustong umanggin ng pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ngayon pa lamang ay pinapakita na natin, dito pa lamang sa video na to, mga kababayan ko, ang all-out support ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alam mo yan. VP Sara Duterte. At ito naman si VP Sara Duterte, nagpakita na rin ng kanyang suporta
sa kanyang sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ngayon pa lamang, mga kababayan, if you notice po noong during the campaign, doon po ito kami naging magkaibigan. Sila na mismo nagsasabi. Tandaan niyo po, mga kapatid, BBM. Ang sinasabi ko po dito ay hindi po kasi kumalingan. Ito, ito po ay nagdaling mismo sa kanilang bibig, mga kababayan po. Kami. Ang espekulasyon ko, the man who is in power, Mr. Romualdez, mga kapatid, pagkakos naked, a woman attracted to the power. Kasi sinasabi, na-attract sa kapangyarihan, which is, mga kababayan, kung ngayon pa lamang ay naliliwanagan na ako kung sino itong mga to. Bahala na kayo kung sino-sino ang inyong iisipin, pero ako, isa lang ang aking pinangalanan, at yun ay isang Romualdez.